June, July, August, September, October, November, December, mga kasalpuan. Ito ho yung mga buwan kung saan dinadagsa ho tayo ng mga malalakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ho ng ating bansa. At para sa ating mga breeders, medyo nakakairita ito dahil dito tinatamaan ang iba't ibang klase ho ng sakit ng ating mga manok. Karaniwan dyan yung sipon, pisik at halak sa ating hong mga inilalaban, lalo pat malapit na itong ating stag derbies. Sipon, pisik at halak. Paano nga ba ito gamutin? Ikakasa sa atin yan ni Doc Capilimera sa ating Vet ng Bayan. Master Sabuero, ngayong episode na ito, tatalakayin natin ang mga common na sakit na tumatama sa ating mga manok sa tuwing tag-ulan. Masang Sabuero, sa panahon ngayon na tag-ulan, ang unang-unang pinaka tumatama na sakit sa ating mga manok ay yung avian flu. So ano po ba yung cause nito? Unang-una, abrupt changes of weather. Pag tumama po yung ulan sa lupa, nasa sobrang init, sumisingaw yung lupa, naamoy natin manok, sobrang stressful po sa kanila yan. O kaya automatic po, nagkakasipon agad sila. So ano pong dapat gawin natin? Yung manok po kasi mga cold-blooded animals po yan. So, ginagawa ko dyan, as a vet, ang parati kong sinasabi sa mga nagtatanong sa akin, palampasin ko muna yung tag-ulan, isang araw na ulan na yan, no? Yung sipon po kasi nagbablock yan sa airways ng ating mga manok eh. So, merong cause niyan, bacterial or viral. Kaya lang, pag bacterial, napakadali namang gamutin yan, antibiotic lang. So, paano po gagawin natin pag ginagamot na natin sila? Unang-una mga nasang sabongero, kailangan natin linisin ang airways. Ibig ko sabihin, pinakamagandang gawin dyan, paliguan natin. Pero hintayin natin na gumanda yung panahon. Papaliguan natin yung manok, linisin natin yung ilong nila, airways na tawag natin doon, lalabas po dyan yung mga exudate na nanuyo na. No? Paglabas po ng exudate, himasin po niyo po yung mata niya. Kasi po meron pong connection yung ilong tsaka yung mata. Kung makikita po ninyo, may mga manok po, pag nagkakasipon, may naiiwang lobo o maga sa kanilang mga mata. So kailangan lang po natin dyan, linisin ng maayos, gamitin natin ng sabon. No? Yung sabon na panglaban, napakabilis pong panghuhaya ng ini sa loob o yung mga kung anumang nag-plug doon sa loob. So linisin natin ng maayos, saka po tayo magbigay ng antibiotic. Pagkasipon lang naman, yung common antibiotic na nakikita natin sa mga tindahan, sulfa drugs, amoxicillin-based drugs, yun po yung mabilis na panggamot dyan. Pero tandaan natin, sa tuwing nang gagamot po tayo ng mga manok, hindi po isang araw lang ang gamutan. Pag gumagamit po tayo ng antibiotic, dapat po 5 days hanggang 7 days tuloy-tuloy. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Kasi once po na nag-cut tayo ng antibiotic, halimbawa 2 days pa lang po, gumaling na yung ating mga sisig at saka nag-cut po kayo ng treatment. Mangyayari po niyan, nagkakaroon po ng bacterial immunity. Bacterial resistance, ibig sabihin dyan, yung bacteria po na buhay pa sa katawan ng manok, dadami ulit. Pag ginamot niyo po siya ulit, hindi na po siya gagaling kasi resistant na po siya sa antibiotic. Kilala niya antibiotic na kahit anong lakas antibiotic, hindi niya kayang patayin yung bakterya. Yun po yung iniiwasan namin ng mga veterinaryo na yung antibiotic po wala nang kwenta. So dapat po itutuloy natin hanggang 5 to 7 days. So paano po ba yan maiiwasan yung mga ganyang sakit? Unang-una kasi mga kasabong, kailangan healthy parati yung manok natin, maganda yung nutrition. No? Pag sumingaw yung lupa, alam naman natin, punong-puno ng bacteria yan eh. Kaya dapat, every week po, nagkakaroon po tayo ng disinfectant. Lalong-lalo na pagka medyo maliit lang yung manuka natin, kailangan natin once a week mag-disinfect. No? Marami tayong disinfectant, meron po tayong mga chlorine. Napakaganda pong disinfectant yan. Every week po, paakitin natin yung mga manok natin sa kulungan, linisin natin yung lupa, linisin natin yung ibang lalagyan natin ng mga sisiw kasi unang-una po kasi sila yung tinatamaan. Once nagkaroon na po yung sisiw, pwede na pong kumalat yan. Kaya masang sabungero, ang pagmamanok po o ang chicken sense is common sense.
pag nakita nyo medyo malamya ang manok natin, bigyan natin ng vitamins para medyo tumaas naman yung kanyang vigor. Makaiwas po siya sa sakit. Kailangan po, inuulit-ulit yung parati, maganda ang nutrisyon. Tapos maganda po yung management natin sa manukan. Mga kasabong, next episode po, tapalakay naman natin ang sakit ng manok na numinipis yung paa, lumalalay ang pakpak, bumabalik ko yung balahibo, yun po yung tawag natin IBD o gumboro. Paano po ba natin yan maiiwasan? So next episode po, abangan ninyo. Muli po, ako si Dr. Rafael Romera, ay yung vet ng bayan na nagsasabing a healthy chicken is a winning chicken.